ng Daddy Jacob ko. Ibig sabihin, anak niya ako. At saka, tuwagin ako, Miss Calilla. Ang ganda pakinggan, di ba? Ewan ko lang, Ana. Pero para sa akin, mukhang nagmanay ang kilinit. Wala nang ginawa kundi magpaganda. Hindi katulad ni Jennifer, palibasa laki sa teacher. Maraming alam yung batang yun. Sana may nanay ako para may katulong po kayo para sa paglaki ko. Kung buhay yung silinit, malamang buhay yung mag-ina ko. Kung buhay man siya, walang dahilan para magtago siya sa'yo. Paano kung nandyan lang siya? Natatakot lang siya sa'kin. Ayaw lang niya magpakita. Hello? Hello, Aling Susan! Jennifer! Kamusta naman buhay niyo dito, pare? Mukhang tahimik dito, ah. Ayos naman. Hinga lang ng isang beses, napaka-away kami dyan sa kabilang ibayo. Pare, umamot pa nga sa barangay. Paano to si Sandra? Nakikisaw-saw sa problema ng ibang pamilya. Eh, akala ko ba nasa bahay lang si Sandra? Ay, yun na nga eh. Kaso, napalapit dun sa bata eh. Parang kaedad lang ni Michelle, pare. Ayun, ano ko ba kung bakit napalapit ang loob niyo? Buti nga, dinala na ni Manny sa Maynila eh. Manny? Si Manny, yung teacher dito sa public. Pero ngayon, sa Maynila na ulit nagtuturo. Si Manny, may hiya ba yung tinutukoy mo? Yung babading-bading? Oo, oh, pare. Bakit? Baka naman naging bata ka nun, ha? Hindi, pare. Co-teacher siya ng asawa ko. Siya yung bumili ng baby sa akin. Siya yung umumpon sa anak ni Sandra. Claire, sigurado ka ba sa magiging resulta? Ayoko makulong, ha? Yun yung banta sa akin ni Jacob. Basta huwag mo nang alalahanin yun. Ituloy niyo lang ang acting yun ni Calilla. Sinasabi ko sa'yo, kakainin din ng Jacob na yan yung mga sinasabi niya sa'yo. Salamat, Claire, ha? Salamat, hinanap mo ako. Kasi kung hindi, baka bumalik pa ako doon sa pagkatrabaho ko doon sa bar. Eh, di ba nung ko pa naman sinasabi sa'yo yan? Na wala kang mapapala sa Philip na yan? Utak, Lynette. Utak at hindi puso ang ginagamit dito. Kaya kung ako sa'yo, himulayan mo na yung lalaking yan. Ganito. Sundin mo lang lahat ng mga sasabihin ko sa'yo. At pinapangako ko sa'yo. Magiging mother ka ng isang heredera. Feel mo? Sigurado ka ba, pare? Oo, pare. Ano ba pangalan ng bata? Jennifer ba? Kaya pala, ganun na lang kalapit ang loob ni Susan sa kanya. Hindi bale, pare. Wala ka naman dapat ikatakot na eh. Sabi mo, nasa Maynila na sila, di ba? Wala na ng contact si Susan sa kanila. Kamusta ka na, Jennifer? Nasaan ka ngayon? Nandito po kami sa school. May meeting po si tatay. Kakabili lang po namin ng bagong cellphone. Naku, mabuti naman. Para lagi tayong magkakausap. Kamusta ka na? Masaya ka naman ba dyan? Opo, kasi lagi na po kami magkasama ni tatay. Yun nga lang, laging nagtatrabaho. Mabuti naman kung ganon. Anak, sandali. May kausap ako. Si Michelle po ba yan? Pwede ko po siyang kausapin? Ito siya, sandali. Huwag mong nakakausapin ng nanay ko kahit kailan! Michelle, ano ka ba? Bakit mo ginawa yun, ha? Kailan pa ka tinuruan maging bastos? Hoy, Susan. Ano nangyari dito, ha? Oh, bakit, Michelle? Kinakausap po ni nanay si Jennifer. Ayokong kinakausap niya si Jennifer. Huwag kang mag-alala. Hindi nakakausapin ni nanay si Jennifer kahit kailan. Ha? Tana, oh? Ano yung ninunanda mo? Sige na, mag-ano ka. Bakit hindi mo sabihin dyan sa anak mo na hindi masamang makipag-usap ako sa ibang tao? Oo nga pala.
ikaw pala nagturo sa kanya nun. Saan ano ka ba? Hindi ba ako pwedeng makipagkaibigan sa iba? Kahit sa bata man lang? Bakit Simeon, ha? Ano ba sa palagay mo ang mangyayari sa akin, ha? Sa palagay mo ba ipagpaparin ko kayo ng pamilya ko para sa ibang tao? Susan, nagbisita tayo. Wala akong pakialam! Sawang-sawa na akong manahimik, Simeon! Hindi mo ba ako nakikita? Mukha ba akong masaya? Hindi ako masaya, Simeon! Matagal na! Andito na yung resulta. Bago ko buksan to, I want to make sure na igagalang natin lahat kung ano ang resulta na nandito. Jacob? Lola, just get it over with. Lola, ano? Ang apo ko! Sa wakas, sa wakas! Ang apo ko! Sa wakas! Ang apo ko, ang ganda-ganda ng apo. Hindi ito po pwede! Jacob! 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 Huwag mo naisipin yung sinabi ni Michelle. Kaya mo mamaya, ha? Tatawagan ko si Aling Susan. Pag naputay, ayoko pong magalit si Michelle kay Aling Susan dahil lang sa akin. Naku, hindi naman siguro. Hindi ko naman po inaagaw yung nanay niya, Tay. Gusto ko lang naman po talaga si Aling Susan. Kasi ang bait-bait niya po eh. Sige, basta. Huwag mo nang isipin yun, ha? Kaya mo mamaya, te-text ko si Susan. Kakamustahin natin siya. Well, this calls for a big celebration. Maria, please lang, tawagan mo lahat ang mga kaibigan natin, mga Montreal. Mm-hmm. Isama pati ang kanilang mga anak, okay? Mm. I want this to be a big, big children's party. Gusto kong ipakilala sa buong mundo itong aking kaisa-isang apo. Welcome to the family, Calilla. Halika. Basta, ha? Oh, halika. Ito si Ate Kyla mo, ha? Pwede kayo maglaro. Oh, Lili! Diba, sinabi ko naman sa'yo, diba? Ay, maniwala sa akin, eh. So, pwede mo na akong pasalamatan ngayon, Lynette. Claire, salamat, ha? Kalila? Basta tayo. Ang ganda-ganda. This is fairyland. Alika, alika. Hi. Oo. Basta tayo. Masaya ka ba? Good girl. So, anak mo ngayon bata? Si Sandra lang ang mahal ko. Siya lang ang gusto kong maging ina ng mga anak ko. Tanggapin mo na. Tao ka lang. Magkakamali. Kaya ba sila kinuha ng Diyos sa akin, pare? Para parusahan ako ng ganito. Kaya ba sila kinuha ng Diyos sa akin dahil hindi ako karapat dapat kay Sandra? Hindi na importante yun. Ang dapat mong gawin, harapin mo kung anong nangyayari ngayon. Habang may panahon ka pa, para ayusin ang lahat. Wala akong pakialam sa resulta ng test, pare. Mas gugustuhin ko pang patayin si Sandra at ang anak ko kaysa maging anak ko yung batang talagang hindi matanggap si Lynette, Andy. So,
Susan? Susan? Ikaw ang aking ligaya, anghel sa oras ng sakuna. Ikaw ang sugo ng may kapal, sagot sa aking mga dasal. Ikaw ang tanging makal, hinawi ang buod at lumbay. Ikaw ang awit sa aking puso, taglay ang pag-asa. Galit pa rin ba? Ano, maayos sa buhay namin dati, pare. Simula dumating yung batang yan, wala, nagkanda, loko-loko na. Ngayon, keso, di na siya nakakontento, di na siya masaya. Ngayon, daming tanong. Tapos kayong gusto pumunta na Maynila. Ngayon, biglang ang daming gustong gawin. Mawawala rin yan. Makakalimutan din niya yung bata. Ayos eh. Anong balak mo, Simeon? Kailangan malayo yung batang yan eh. Kasi pare, habang magkasama si Manny tsaka si Jennifer, hindi na mawawala yung koleksyon nila kay Susan eh. Isa lang nakikita kong paraan dyan, pare. Kailangan paghiwalayin si Manny tsaka si Jennifer. Paano mangyayari yun? Pare, kailangan humanap tayo na magpapanggap na tunay na ina ni Jennifer. Akong bahala. May naiisip na akong mahilig sa bata. Kaya lang, hindi maalaga yung gaya ni Manny. Tsaka nagpapabayad yun, pare. Wala akong pakialam, pare. Ako ang didiskarte na pambayad. Basta importante sa akin ngayon, malayo yung batang yun. Pero Simeon, ayong kaibigan lang.
huwag mong masyadong pagipitan si Susan. Pabayaan mo nang makausap niya yung bata. Dagdag pogey points din sa'yo yun. Tsaka isa pa, mawala din naman na sa'yo si Jennifer eh. Akong bahala, ayusin ko. Nako, Jennifer, tama-tama. Konti na lang, oh. Marami na tayong naipon. Pwede na kitang i-enroll. Kay Tina yan, ah, di ba? Tinitinda niya sa school? Ay, oo nga po. Sabi po niya, pwede ko daw po tubuan. Ibibenta ko po tubo ka sa mansyon. Nako, madiskarte ka talaga. Mag-iipon po ako para hindi niya na po ako bigyan ng pangbaon para sa school. Nako naman, bata ko. Alam mo, anak, sa tingin ko, paglaki mo, magkakaroon ka rin ng mall katulad ni Doña Ana. Sana nga po! Para libre lahat ng pagkain, libre lahat ng damit. At hindi na po kayo magkatrabaho. Wow! Tuparin mo yan, baby, ha? Ha? Apo. Ampis ka na. Galing! Kalila, gusto mo pa ng ice cream? Ayoko na po. Gusto ko po sa mansyon. Mami, gusto ko na pong tumira dun sa mansyon. Jama, sige. Ilipit mo muna yan. Anak, maghintay-hintay ka lang, ha? Ngayong ikaw na ang apo ni Doña Ana. Kahit anong gusto mo, pwede nating hilingin sa kanila. Talaga po? Gusto ko maging prinsesa sa party. At saka, magkaming mascots. Sige, sasabihin natin yan kay Doña Ana. Basta wag mong kakalimutan yung sinabi ko sa'yo, ha? Dapat po, mamahalin ako ng Daddy Jacob ko. At lalong-lalo na ni? Lola Ana. Very good, anak. Basta gagalingan mo lang lagi yung acting mo, ha? Opo. Pero po, paano po si Daddy? Magagalit po ba siya sa akin dahil meron na po akong bagong Daddy? May iba ng babae ang daddy mo. Tayo naman, may bago na tayong pamilya. Kani ba? Ayan, ayan. Para lumaki ka agad, ha? Si Nando? Umalis na kanina pa. Kaya ka na. Pasensya na, tinanghali ako ng gising. Hindi kasi ako nakatulog kagabi. Nay, kain na tayo. Sige, anak. Magtitimpla lang ako ng kape. Diyan na. Susan. Simeon, pasensya na sa mga nasabi ko kahapon. Nabigla lang ako. Hindi totoo lahat ng yun. Hindi, okay lang yun. Alam mo, tama ka naman eh. Masyado akong mahigpit sa'yo, eh. Wala naman dahilan. Isa para sa'yo. Simeon, wag na. Hindi. Binili ko nga ito para sa'yo, eh. Tsaka nakasave na yung number ni Manny dito para pwede mo siyang tawagan kahit kailan. Sige na. Basta, tago mo na lang kay Michelle para hindi masyado nagsiselos.
sa'yo. Sabay ka na sa amin. Ha? Isda pa? Gusto mo pa? Ayoko na po. Oh, mabubusog ka. What do you mean? Hindi titira sa mansyon si Calilla? Simple lang po ang gusto ko daw niya, Ana. Ang lumaki si Calilla na may ama. Kahit kailan po hindi po kami nagkahiwalay ng anak ko. Ang gusto ko lang naman po sana eh, makilala ni Calilla ang tatay niya. Pero hindi namin po hinihingi sa inyo na ampunin niyo na po siya. Pwede ba, Lilet? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Ano ba talagang gusto mo? Kung nasan po ang anak ko, dapat nandun po ako. So, inihintay mo na imbitahin kita na tumira sa mansyon, ganun ba? Hindi naman po ganun ang ibig kong sabihin. Kayo na pong bahala. Marami naman pong paraan para magkasama kayo ng ako niya. Pero hinding-hindi ko po iiwan ang anak ko. Oh, kumusta daw sila doon? Mabuti naman daw sila. Meron daw kasing party doon sa bahay ng amo ni Manny. Wala nga bumibili ng tinda niya. Kawawa naman. Ay, kung kunin mo kaya yung address nila doon para pagpunta natin sa Maynila, pwede natin silang bisitahin, di ba? Talaga, Simeon? O sige, itetext ko si Jennifer. Hello, Tantan! Dito ka natitira, Calilla? Oo. Ko. At saka, si Tita Gemma ko. Apo yata ko ni Lola Ana. Mukhang mahal na prinsesa ka na talaga, Calilla. Oops! Anong dapat itatawag niyo sa akin? Miss Calilla. Eh, o nga pala, nagpapaparty nga pala si Lola Ana. Punta kayo dun, ha? Yes! Yay! Pero dapat nakagown. Gown? Wala akong gown eh. Ha? Pati ako? Magagown? Engot. Tonton, ikaw ang prince ko sa party. Kailangan bak ugwapo ka ha? Mukhang hindi ako makakapunta. Mahalang gown eh. Edi, pabalik sa tatay mo. Jennifer, dapat ka na dun. Kasi, ikaw ang kunwaring maid na prinsesa. Sige ka. Parang fertile pa naman ang party ko. Sabi ni Lola Ana. Hindi na lang. Pero sigurado masaya yun. Papukwento na lang ako kay Tonton. Ako rin. Isilip na lang ako sa garden. Kasi wala rin pambili ang tatay ko ng gown eh. Di ba Tonton hindi nga magagown? Kasama ko nga pala yung tunay na ina ni Jennifer. Gusto na niyang bawiin yung bata. Bakit hindi ka umuwi? Lola, kahit anong mangyari, hindi ako uwi sa bahay. Kasama yung mag-ina na yun. Sa bahay ka matutulog hanggat ako'y nabubuhay. Ha? Naintindihan mo ba? Ang kapal naman ng mukha mo. Pupunta ka dito para manggulo. Nananahimik kami. Isa na lang yung natitira mahal ko sa buhay. Awa ka naman. I would like to formally introduce to you my newfound granddaughter, Calilla. Lola na! Lola na! Late na ba ako?
Lola, ako na mag-introduce kayo, Calilla. Kami na lang, kami na. Ako na, Lola! Calilla! Calilla! Siya ang tunay na ina ni Jennifer. Mas may karapatan siya sa bata. Basta ang alam ko, ayoko mawala ang anak ko sa akin. Saan mo dadali ng anak ko?